Hi, good morning. Ito po, after po my operation. Thank you very much po dun sa lahat ng nasal. At nagpapasalamat po ako sa inyo lahat dahil dinig po ni Papa Lord lahat po ng mga dalangin po natin. Naging okay naman po yung procedure, although medyo nakakaba kasi yung mga waiver medyo nakakatakot. You have to build it up before you be operated kasi maraming side effects yung anesthesia, like too much bleeding, medyo dizziness, vomiting, nausea, and of course pwede rin ang pinakamalala, syempre yung death. Kasi pag pwede rin ma-paralyze yung mga ano natin, kamay natin, paa, or anything to that effect. Kaya medyo uneasy po siyempre ako una, like kinakabahan. Pero sa tulong po ninyong lahat, marami pong salamat. At pagkatapos po nung operation, muna po yung tinatawag na needle or wire needle, ultrasound guided needle procedure. Titignan po kung asan yung bukol, and then may i-insert na tube. After insertion, parang yun yung pinakatanda ni Doc. At doon po niya gagawin po yung tinatawag po na insert ng, you know, ng insertion po ng ano, ng or paghiwa sa gagawin pong procedure na pagko-opera. So yun, medyo syempre nakakataot. It took me sleepless night to overcome that. Syempre to prayers and everything. I think pumasok ako doon ng 4 and nakalabas ako more or less mga I think 8 a.m. 8 p.m. yung recovery time. So after that naman, nakapag-text na ako, nakakain, nakainom. So wala naman po yung mga nakakatakot na signs and symptoms. Kaya marami po salamat sa inyo. And then nung medyo madaling araw, kasi syempre na sobra na tayo ng tulog dahil dun sa anesthesia, I've undergone 2 series of anesthesia, like local muna during the ultrasound guided wire tapos then yun na nga po yung procedure of the laryngeal anesthesia na papatulugin ka, tapos hindi mo na mararamdaman kung ano na yung ginagawa sa'yo. You cannot hindi mo na mararamdaman yung pain. So ganun po yung nangyari. And then after that, ayan, eto hanggang kagabi yun, medyo nakanood na tayo ng YouTube at saka sa YouTube, tapos nakakanta na din tayo at nakakain na tayo. Pero during also the procedure yun, maraming ginabit ng mga aparatos, like yung mga monitors and also oxygen. So medyo talagang medyo nakakatakot, pero through prayers and the help of God, na-survive natin yan. Praying po for the biopsy na lang, na in God's mighty name, it will be okay at maging makabuluhan pa yung buhay natin sa mundo. Marami pa tayo matulungan mga pasyente just like me, at makatulong tayo sa kanila,
sa pamamagitan ng ating profesyon at mga iba pa pong bagay na kaya natin gawin. Maraming maraming pong salamat sa inyo lahat. Thank you very much. Salamat po, at tandaan po palagi na magpasalamat po tayo sa Panginoon at gabayan po tayo niya sa lahat-lahat po ng ating gagawin. Magtiwala lamang po tayo dahil He is God, He is sovereign, and He is a great doctor. Thank you very much, everyone.